puntahan naman natin yung ano, yung bagong kaso na naman. Ayan nga, yung plunder case. Ito, nakakatawa talaga to. Plunder case. Pero yung blunder nila, hindi nila na, ano, hindi nila nakikita. So, yan, ipapakita natin. Plunder case, ayan. 1931 ang itayo ang Correctional Institute for Women o CIW sa Mandaluyong na pangunahing piitan para sa mga babaeng PDL sa bansa ngayon. Matapos ang gera at ilang sunog, tangi ang control gate na lang ang bahagi ng sinaunang struktura. Pinapaayos na ang ilang bahagi ng maximum security compound at admin building na halos 4 dekada na ang tanda. Itinatayo na rin ang reception and diagnostic center. Yeah, ito lang yan. Sa pang ano, guys. Ito, tinan nyo. Tinan nyo kung kayo'y nakakaintindi, ha. Merong budget ang gobyerno. Kung kinuha ni DG Bantag yung 300 million. Kung kinuha niya yung 300 million, ha. Pwede niyang inutang lang yun at ibabalik niya. Bakit? Kasi kinuha niya yun sa legit na pondo, eh. Kumbaga, parang pamalengke natin yan bukas, kukunin ko muna. Tapos ibabalik ko rin para makapamalengke ka bukas. Kung ganun ang ginawa niya. Pero kung kinuha niya yung 300 million, kung kinuha niya yung 300 million at ine-expect niya na hindi siya mahuhuli, eh yun yung total na amount nung nung kontrata, eh. Hindi mo pwedeng galawin yun. At kung ginalaw mo yun, napakatanga mo namang magnanakaw. Kung totoo yung sinasabi niya ng sobrang talino ni DG Bantag na naipapatay niya si Percy Lapid ng walang bahid ng pagkakakilanlan sa kanya o connection sa kanya, dapat magaling siya na kriminal. Paano siya magnanakaw doon sa pera na alam naman natin pare-parehas nandiyan? Sige, ituloy natin yung pagbabalita dyan. Habang may mga kinukumpuni rin sa minimum security compound, 85 million pesos ang halaga ng proyekto na layon ding ibsan ang problema sa overpopulation sa Piitan. Sa mga dokumentong hawak ng Bucor, dapat ay 90% ng tapos ang mga ginagawa sa CIW dahil naibayad na ang higit 77 million pesos sa contractor. Pero sa inspeksyon at investigasyon ng Bucor, higit 50% completed pala. Ayan kasi, binagbabasihan nila, 53% completed, 90% na yung percentage ng release na payment. So, eto yan. Pwede naman na si contractor, mabagal lang talaga siya. Kasi nga, ganito, may mga kaso-kaso. So, kaya medyo nagbagal sila. Kasi syempre, ang kausap nila dyan, kung si DG Bantag, di ba? So, magbabagal sila. O isa pa, magpapasko. So, medyo magbabagal sila. So, depende kasi talaga yan, eh. Depende ako, sobrang lenient ng pamunuan ng Bureau of Corrections. At pinababayaan lang nila, hindi pa ba tapos? Sige, take your time. Baka hindi lang nila pinipressure na tapusin. Pero baka naman na yung 90% na yan, inakuha na ng contractor. Kasi kung yung 90% na yan, nakuha na ng contractor, ang dapat na hinahabol natin dito, ito, nagtatanong tayo, ha? Ang dapat na hinahabol natin dito, hindi ba dapat yung yung contractor, hindi si DG Bantag? Kung na-release, ha, ng pamunuan ni DG Bantag yung pera sa mga yan. Tama ba? So, ito na. Tuloy natin. Ang proyekto. January 2021, nagsimula ang rehabilitasyon at dapat nagtapos na nitong nakaraang linggo. Patuloy pa namin kinukuha ang panig ng contractor. Yun. Patuloy pa nilang kinukuha yung panig ng contractor. So, ibig sabihin, hindi pa kompleto itong report na ito. Dahil yung contractor, hindi pa nila nakakausap, eh. Pero, inire-report na nila para pag nakita ng tao to, iisipin, grabe naman to si Bantag. 300 million. Napaka-corrupt talaga nito. Siyempre, yun ang agad iisipin ng mga tao, di ba? Kawawa naman si DG Bantag na ta-trial by publicity na agad. Eh, wala pa nga pala silang mga nakakausap na mga contractors man lang para malaman nasa na yung remaining nakapirahan na ito. Or yung grant, di ba? Isang rehabilitation project ng CIW sa 4 na proyekto sa ilalim ni suspended Bucor Director General Gerald Bantag na pinaiimbestigahan ng kasalukuyang pamunuan ng Bucor. Ang mga proyektong yan may kabuuang halaga na 1 bilyong piso. Yan na, so 1 billion. Ibig sabihin,
900 basta so yung 53%, so that 530 million na yung nakuha ng yung amount or value nung nagagawa. So hinahanap nila kung 100% at nakapag-release na tayo ng 95%. Nasaan yung natitirang yung 300 million na yan? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi naman yan pera. Yan 300 million na yan. So, inihahanda na ang reklamong plunder laban kay Bantag para sa pagbabayad umano sa mga kontraktor kahit hindi pa tapos ang mga proyekto. Ayun oh, di ba ang galing nga ni Bantag, no? Binayaran niya na. Ganun siya kabait. Hindi pa tapos, binayaran niya na. Accepted that indeed they were told to doctor the documents. Yung. So ito ang pangit talaga sa ano eh. Ito yung pangit diyan kay Katapang, kay Remulla. Ayun oh, parang sinasabi niya na dinoktor yung mga documents. So they were told to doctor the documents. So yung ganito katinding pasabog expose, sinasabi niya sa media nang hindi pa siya na hindi pa siya sigurado na wala pa siyang hawak na ebidensya na baka yan binulong lang ulit sa kanya tapos lumabas na sa bibig niya para talaga tong ano vending machine, no? Saying that this is already 95% finish, galing sa taas yung order. And they mentioned... Ayan. So, laging ganun. Galing sa taas yung order. Galing sa taas yung order. Again, ha, ipinapalabas ni Katapang dito sa pagsasalita niya, it's as if cash money yung binayad na 95%. Mga kababayan, hindi po cash money yan. Hindi nga po maipapamasahin ni DG Bantag yung papel na yan eh, sa MRT eh, kapag nawalan siya ng pera. Kaya... grabe ang propaganda talaga ng mga dilawan, ano? So the name of Bantag as the one who ordered them. Nagkakahalaga. Ayun, no? So siya ang naging spokesperson nung bago niyang marites. Wala siyang pinresent, wala siyang dokumentong hawak, all hearsay, sinabi niya sa media, pinick up ng media, anong isipin ng tao? Aba, totoo, galing sa legitimate media eh. Kaya ito ha, mga kabayan, napakatindi ng kalaban natin kasi meron silang makinarya. Matinding yung kalaban natin, meron silang makinarya, meron silang pera, meron silang media na inaasahan, meron pa silang mga komunista na nasa likod nila. Kaya sobra, drug lords pa itong mga ito. So, sobrang lakas ng mga kalaban natin. Wala, kung hindi kayo magpapakalat ng mga ganitong klase ng content, kung hindi natin sila i-expose, wala. Walang mangyayari. Mas lalalim ng lalalim ng lalalim. Yung ano na yan, yung corruption dyan. At syempre, mas marami pang mga inosente na dahil hindi lang nila kapanalig, dahil lang probinsyano, dahil lang katutubo, eh, bababoy-babuyin na nila. Kaya walang ibang tutulong kay DG Bantag sa laban niya na to, kundi tayo. This is a numbers game. Ginagamit na po ng mga dilawan nila, yung mga taktik ng dilawan na gamitin yung mainstream media para sa propaganda nila. Ganaman ang tig 300 million pesos ang pagpapatayo ng Bugo Regional Facilities sa Davao, Palawan at Leyte. Pinagtataka rin ni Katapang kung nagkaroon ba ang kuha ng post-audit sa mga proyekto. Nagtataka ang Katapang, meron bang post-audit ang kuha sa proyekto? Bakit hindi mo demanda yung kuha? Para magpaliwanag sila tungkol dyan, bakit mo sinasabi sa media? Hindi ba? Anong masosolusyonan ng media? Ano? Korte ba ang media? Ombudsman ba ang media? Ano ba talaga? Ayan ang problema. Sa isang text message, sabi ni Bantag, simple. Anong sabi ni Bantag? Patunayan na lang nila dahil sawa na ako sa dami ng binabato nilang complaints against me. Patunayan nyo na lang. Magpunta na kayo sa korte, sa ombudsman, isampan nyo na yung kaso na yan, tapos ang usapan, haharapin natin yan. Nag-aakusa ang mga binabatong reklamo laban sa kanya dahil sawa na raw siya sa dami ng mga ito. Ayon sa kanyang abogado, haharapin daw nila ito sa tamang forum. Yes. Bukas din daw si Bantag sa special audit ng COA. Oh, di ba? Kung takot yung mamang yan, ano? Kung siya'y talagang takot. So tingin nyo, i-welcome ba niya yung audit?